Mga Pops, alam nyo ba na may improved version na ng paborito nating tilapia? Yan ang red tilapia. Sing sustansya pero siguradong hindi sing mahal ng maya-maya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yada Pascual. Isa sa mga paborito nating isda ang tilapia. Malinamnam na, abot kaya pa. Pero alam mo ba na ang favorite tilapia mo may crossbreed na? Sa unang tingin, aakalain mong maya-maya ang isdang ito, pero tilapia yan. Ito ang man-made red tilapia na crossbreed ng tatlong species. It's actually through genetic improvement no, ng strains na to, pinag-combine po no, para to come up with the improved color and growth of red tilapia. Ang red tilapia ay proyekto ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Mahikita pa lang mga ito sa Region 1, 2, 3, 5 at CAR. We used to have this gray tilapia and now we are introducing this red tilapia as a cheaper alternative to highly priced marine species. Nasa 130 pesos ang presyo nito kada kilo, mas mataas ng 50 pesos sa gray tilapia. Pero di hamak na mas mura kumpara sa maya-maya na aabot sa 400 piso kada kilo. If you compare yung dalawang tilapia nilagay mo diyan kung anong unang anong bibilhin nila, prefer nila, di si red tilapia. Ang labanan dito is the aesthetic value because of the color. No, eh syempre 'di ba? Traditionally parang ano tayo, na-attract tayo sa red. Bukod sa presyo at kulay, wala naman daw pinagkaiba ang gray tilapia sa red tilapia. Parehong great source of protein. Malaking tulong din ang red tilapia sa hanap buhay ng mga farmers. Madali kasi itong paramihin at pwedeng palakihin sa freshwater ponds, cages, fish tanks at fish pens. Once you are interested no, to venture into this project. No? So we already have available fingerlings for those who would want to try no, to culture red tilapia. Hindi natin afford lahat bumili ng mga mahal na isda tulad ng maya-maya. Hindi praktikal. Pero ngayong may red tilapia na, masustansya. Katakam-takam ang kulay at hindi pa mabigat sa bulsa. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.